tumayo ang dalawa at sumunod sa nakaponcho. Sinipa ng nakaponcho ang isang bampira palabas ng tindahan at nakita ni Rico ang combat boots nito. Lumapit ang tatlo pa sa labas ng pinto. Sinipa naman kaagad ng nakaponcho ang nasa gitna at natumba ito. Magkasabay na tinaga nito ang dalawa sa ulo at huling tinaga ang natumbang bampira. Tumakbo kaagad ang tatlo palayo sa tindahan. May sumasalubong pa sa kanilang dalawang bampira. Sinipa ng nakaponcho ang nauna sa likod at ginamit ang katawan nito para mag-bounce ang pagtalon papunta sa ikalawang halimaw, sabay taga nito sa ulo. Habang nakatalikod siya, umatake ang naunang bampira. Tinaga ng nakaponcho ang gilid ng ulo nito habang nakatalikod siya. Grabe siya! Ina! Namangha si Rico sa nakita. Sumunod sila sa nakaponcho at umikot ito sa isang kanto. Pagdating ni na Justine, biglang nawala ang nakaponcho. Asa na siya? Tanong ni Rico kay Justine. Di ko rin alam pero niligtas niya tayo. Kailangan na nating bumalik sa kampo at malapit na magdilem. Sagot naman ni Justine. Naging malagim na trahedya ang supply run ni Rico. Pagdating nila sa kampo, dumiretso ang dalawa sa maliit na klinik sa may tabi ng plaza. Anong klase kang team leader? Di mo binantay ng maayos sa mga kasama mo at nauwi ito sa trahedya. Galit na galit ang isang lalaki kay Rico. Naabutan nila sa loob sina Billy at Baldo. Ginawa ko ng tama ang tungkulin ko, Mang Leonard. Talagang di namin inaasahan na mangyayari yon. At di ko inaasahang magdadala siya ng baril kaya nagkaroon ng ingay sa paligid. Sagot naman ni Rico. Ang sabihin mo, eh pabaya ka! Dapat dito pa lang, sinuri mo na kaagad ang mga dala ng mga kasama mo. Alam mo namang kasama niyo doon ang anak ko, di ba? Namatay si James dahil sa'yo. Singhal ni Mang Leonard. Isa ito sa tauhan dati ni Mang Amir, ang ama ni James. Hindi ko kagustuhan ang nangyari. Hindi ko kagustuhan ang makain ng mga halimaw, ang mga kasama ko. Kaibigan ko ang isa sa kanila. Kaya wala kang karapatang sisihin ako sa lahat ng pagkakamali. Sumbat din ang binata. Tarantado ka ba? Ikaw na nga tong mali. Ikaw pang may lakas ng loob sumumbat sa akin. Tugon ni Mang Leonard. Tama na po. Mamaya na lang kayo mag-usap. Nasa klinik po tayo. Masyado na kayong maingay. Sumbat bigla ni Nicole na nasa likuran na pala ni Mang Leonard. Pasensya na po kayo, Doc. Sige po, paglabas na lang nila, saka ko kakausapin si Rico. Lumabas ito ng klinik kaagad. Sumunod naman sa kanya sina Billy at Baldo. Rico, mabuti at buhay ka. Niyakap naman kaagad ni Lily si Rico pagkatapos nito sa klinik. Hindi na nagulat si Justine at di na niya binigyan ng kulay ang yakap ng magandang dalaga. Tutal naman ay magkakilala ng dalawa at magkasintahan din. Okay lang ako, Nicole. Ikaw, kamusta kayo dito?
Tanong naman ni Justine nang yakapin din ito ng dalaga. Ayos lang naman kami dito. Pero sigurado akong malulungkot si Narina kapag nalaman niya to. Turan pa ni Nicole. Ano bang nangyari? Mabuti at nakabalik kayong buhay. Wika ni Lily. Naku Lily, pinalibutan na kami ng mga bampira. Kung di dahil kay Justine, baka patay na din ako. At saka may tumulong din sa aming isang taong nakaponcho. Kaso di namin namukaan kasi mabilis tong nawala. Paliwanag pa ni Rico sa nobya. Nakaponcho? Tumingin si Sharon kay Rico. Seryoso ang mukha ng binata. Di namin alam kung sino siya. Kung babae ba o lalaki. Pero iisa lang ang alam ko. Magaling siya. Mukhang madami na siyang dinaanan. Mga karanasan sa pakikipaglaban. Naalala ko tuloy sa kanya si Sir Miguel. Tura ni Rico. Ganun ba? Mabuti naman at nailigtas niya kayo. Siguro survivor din yun sa di kalayuan. Naalala bigla ni Rico sina Miguel at Benny. Napayuko ang binata. Namugto ang mga mata niya. Napakapit ng mahigpit sa bedsheet ng kama at halos kagatin na ang labi. Hanggang sa maalala niya ang nakalipas na kamuntik ng maglagay sa kanya sa panganib. Ihanda niyo ang mga sarili niyo. Mukhang napukaw ng putok ang dating ng mga naninirahan dito. Wika ni Miguel. Ungol ng daang-daang halimaw na kung saan-saan lumalabas. Napilitang lumaban ang squad 1 sa lumapit na mga bampira. Kanya-kanyang sandata sila at hinarap ang mga halimaw. Walang gagamit ng baril, sambit ni Miguel. Isa-isang nagsilapitan ang mga halimaw. Hayok ang mga ito sa laman. Gutom na gutom at agresibo. Lumakas na ang ingay ng mga bampira. Padami sila ng padami. Hindi kaya ng mga itak, pamalo at mga matatalas na bagay ang dami ng bampira na lumalapit sa kanila. Sa isang iglap, halos mapalibutan na sila. Gamitin nyo na ang flares! Gamit ang flare gun, nagpaputok sila sa kalangitan. Napatingin ang mga halimaw sa liwanag, nakita nilang umakyat sa langit. Pinagtataga nila kaagad ang mga bampira at nagsimulang tumakas. Kuya Benny, may flares ang squad 1. Wika ni Rico at tinuro ang nakita. Napansin naman ito ni Benny. Bilisan nyo! Kailangan nila ng tulong. Wika ni Benny. Maging ang 3rd at 4th squad ay rumisponde na din sa distress signal. Kaya kumilos ito agad-agad. Medyo may distansya sila kung nasaan ang unang squad. At sa daan pa lang ay may nakaharap na silang mga bampira. Sinalubong sila ng ilang grupo ng mga halimaw. Nakipaglaban sina Benny. Itinuro niya kay Rico kung paano proteksyonan ang sarili. Sinimulan din ni Rico ang makipaglaban sa mga halimaw. Samantala, sa kabilang bahagi naman, nagkasalubong ang 4th at 3rd squad at sabay nilang hinarap ang mga nakaabang ng mga halimaw. Dito nila nadinig ang ilang sunod-sunod na mga putok ng baril. Nadinig ito ni Justine at kinabahan. Ibig sabihin lang nito, wala nang pagpipilian ng squad 1.
kundi gumamit ng baril upang makipaglaban. Sir, kailangan nating magmadali. Wika ni Justin. Sumang-ayon naman si Miguel at minabuti nilang magmadaling kumilos. Hinabol naman sila ng ilang bampira. Nahiwalay kina Miguel ang mga kasama nila. Nakarating sila sa highway at nagulat sila sa dami ng naipong bampira. Animoy may rally at hindi mahulugan ng karayom ang siksikan ng mga halimaw. Nasa ibabaw naman ng ilang sasakyan ang kasamahan nila sa squad. Ayun sila! Turo ni Justin. Kuberan mo ko. Puntiryahin mo ang gilid ko. Wika ni Miguel at mabilis itong sumugod sa napakaraming halimaw. Rafael! Sigaw naman ni Benny. Naglabas ng handgun si Miguel sa kanang kamay at binaril ang tatlong nasa harapan niya. Napukaw niya kaagad ang mga bampira sa kaliwang kamay, ang jungle bolo niya, at ibinalik niya ito sa lalagyanan na nasa likod niya. Pinagbabaril ni Miguel ang mga bampira na nagsimulang lumapit sa kanya. Panay ulo ang tinatamaan niya. Sinipa niya ang isa sa tiyan at bumagsak ito kasama ang ilang pang grupo ng bampira. Binaril niya ang gasoline port ng isang malapit na kotse at tumulo ang gasolina nito. Mabilis niyang sinilaban ang gasolina gamit ang baril niya at kumalat ito sa mga natumbang halimaw. Isa namang bampira ang nagdive mula sa ibabaw ng kotse papunta kay Miguel. Pero sinipa niya ito sa ulo at bumalik ito sa ibabaw din ng sasakyan na bali na ang leeg. Binaril pa niya ang ilang malapit sa kanya sabay labas ng magazine at reload. Okay ka lang ba, Rico? Pukaw ni Lily. Biglang naputol ang pagbabalik tanaw ni Rico sa nakaraan. Matapos malinisan ng ilang sugat niya, lumabas na ito ng klinik. Nagpasalamat at nagpaalam ito kay Justin. Nagpaiwan naman ng binata para makipag-usap kay Nicole. Sa di kalayuan, may nadinig si Justin na tinatawag ang kanyang pangalan. Justin! Justin! My God, buti ligtas ka! Hinihingal ang babae habang lumalapit kay Justin. Ivana? Niyakap kaagad siya ng dalaga at sa harapan pa mismo ni Nicole. Nakita ni Justin si Nicole na medyo naiilang sa kanila. Marahang tinulak ni Justin ang dalaga para makawala siya. Ah, okay lang ako, Ivana. Huwag ka na mag-alala. Sambit ni Justin. Nalaman kong namatay daw ang mga kasamahan nyo. At isa si Brian sa namatay. Shit, mabuti nakaligtas ka. Please Justin, mag-iingat ka na ha. Next time. Huwag na huwag mo kaming iiwan, okay? Hinihimas-himas pa ni Ivana ang gilid ng leeg ni Justin na parang naglalambing. Ivana, ano, ayos lang naman ako, okay? Huwag ka na mag-alala. Nilayo ni Justin ang kamay ni Ivana. Pasulyap-sulyap din ito kay Nicole na tumaas lang ang isang kilay. Well, maiwan ko muna kayo. Mukhang hindi ka rin naman masyadong nasaktan. Wika pa ni Nicole sa dalawa. Sige Nicole, ako na bahala kay Justin ko. Ngiting aso ito kay Nicole. Bumilog na lang ang mga mata ng doktor at iniwan ng dalawa.
Sandali, Nicole. Tinawag pa ni Justin si Nicole, pero di na siya nilingon. Hayaan mo na siya, Justin. Busy pa siya. Kasi naman magkasama sila ni Rina na nag-duty. Saad ni Ivana. Pero kasi, bigkas ni Justin. Ano ka ba naman, Justin? Ito na nga ako, nag-worry sa'yo eh. Si Nicole pa ang gusto mong makasama. Nainis ang dalaga. Malanobya itong mag-alala kay Justin. Di naman sa ganon. Pero kasi may gusto pa akong tanungin sa kanya eh. Tsaka, baka magselos pa siya pag nakitang close ka sa akin. Paliwanag pa ng binata. Naku, hayaan mo na yon. Di pa naman kayo, di ba? So wala pa siyang karapatang magselos. Saad ni Ivana. Pero kasi, napatigil si Justin. Wala nang pero. Hayaan mo na siya. Sasamahan na lang muna kita. Napakamot na lang ng ulo si Justin. Pasado alas 8 na ng gabi at kakatapos lang mag-inuman nila Lauren at Carlita. Dahil medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Lauren, minabuti niyang light beer lang muna ang ininom niya. Sa quarters lamang ni Carlita siya nagpalipas ng gabi. Pagkapasok nila ng kwarto, kapansin-pansin na medyo magulo ito. May ilang damit ang nagkalat sa higaan at sahig. May mga nakasampay na kasuotan sa may bintana at mga nagkalat ng mga papel sa lamesa. Pasensya ka na, Lauren. Makalat ako sa kwarto. Wika pa ni Carlita. Okay lang yan. Ganyan din naman ako dati eh. Umupo siya sa gilid ng kama. Tumabi sa kanya si Carlita at hinimas ang likuran niya. Okay ka lang ba? Tanong ni Carlita. Medyo okay lang din. Naalala ko lang si Gabriel. Sagot naman ni Lauren. Nako, huwag kang mag-alala. Naniniwala kong babalik din yun dito. Matitiis ba niya ang magandang katulad mo? Tumingin si Lauren kay Carlita. Pareho silang nakangiti sa isa't isa.